Samantala, 9 katao patay naman sa magkakahiwalay na aksidente at salpukan ng sasakyan sa Davao de Oro at Tuguegarao, habang isang bata naman ang nasawi rin sa Surigao del Norte matapos malunod sa kasagsagan ng bagyong Auring. Ang detalye papasadaan ni Oliver Bakay ng PIA Cagayan. Sa Davao de Oro, 5 ang patay habang 2 ang sugatan matapos makasalpukan ng isang Fortuner ang kasalubong ng motorsiklo sa Puroctu, Barangay Lagab, Compostela, Davao de Oro. Sa investigasyon ng pulisya, unang nakabanggaan ng SUV ang motorsiklo kaya nawala ng kontrol sa manibela ang driver ng SUV, dahilan para mahulog sa malalim na kanal. Patay sina Police Corporal Aris Iray, Patrolman Armon Pelicano, Patrolman Adamson Casador na pawang nakasakay sa SUV habang sugatan ang nagmadeho nito na si Police Staff Sergeant J. Ford Sumaliday. 2 naman sa 3 magkaangka sa motorsiklo ang namatay. Sa Caraga, natagpuan na ang 16 na taong gulang na batang lalaking nalunod matapos tangayin ng rumargasang tubig habang tumatawid sa ilog sa kasagsagan ng bagyong Auring sa Claver, Surigao del Norte. Kwento ng ina ng bata, nabitawan niya ang kamay ng anak dahil sa lakas ng agos ng tubig. Nangako naman ang tulong ang lokal na pamalaan sa pamilya. Sa Tuguegarao City, 4 na lalaki ang patay nang sumalpok ang kanilang sasakyan sa 2 poste ng kuryente. Napagsakan kasi ng poste ang sumalpok na sasakyan kaya patay ang 4 na sakay nito, pero himalang nakaligtas ang driver na si Ruel Bambilla. Katwira ng driver, nawalan siya ng kontrol sa manibela. Kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide, damage to property at physical injury ang isasampang kaso sa kanya. Oliver Bakay ng Philippine Information Agency para sa Bayan.